Ako'y naririto sa inyong harapan, buong galang sa inyo'y bumabati at nagpupugay. Taglay ko ang pag-asang naway mapagtagumpayan ang patimpalak na itong kung tawagin ay debate. Paksang aking ilalatag ay kasalukuyang napapanahon sapagkat nasasangkot dito ang ating reliyon. Sa paghihiwalay ng isang kasintahan, kailangan nga ba ang diborsyo? Bakit hanggang ngayon ay mainit ito sa Kongreso? Kaya't akong inyo, tagapamagitan, ay inaanyayahan ang dalawang grupo makipagtalastasan ng kanilang mga panig, ang pabor at hindi pabor. Panig nilang ihaharap ay ating suriin at magpasya. Para sa unang pakikipagtalastasan, narito ang pabor sa diborsyo. Magandang araw! Batay sa pangalat ko ng datos, napag-alaman kong 25% ng mga babaeng may asawa ay nakakaranas ng emosyonal, pisikal o sekswal na pagmamalabis ng kanilang asawa. Isa sa 10 ang napagkakamalak, may ibang minamahal at 2 sa 3 babae ang naaabuso dahil sa paglalasing ng kanilang asawa. Dahil dito, ay sang-ayon kami sa diborsyo upang bigyan ng karapatan ang mga babaeng hiwalayan ang kanilang mga mapagmamalabis na asawa. Panig ng hindi pabor, ano ang iyong sagot? Naniniwala kami na hindi diborsyo ang sagot sa ganitong suliranin. Sa aming nakalap, mayroon tayong batas na Anti-Violence Against Women and Children noong 2004. Ang batas na ito ay nakitaan ng 30% na pagbaba sa mga krimeng may kinalaman sa pananakit sa kababaihan. Kapag napatunayang may pang-aabusong nangyayari, hayaan natin ang korteng magpasya ukol sa mga susunod na hakbangin. Hindi natin pwedeng sabihin diborsyo agad ang solusyon ukol sa iyong pinupunto. Kung gayon nga, bakit natin hihintayin ang pagpapasya ng korte ngayon? Alam naman nating napakabagal ng isang ng kaso sa korte natin sa ngayon. Kung magkakaroon lamang ng espesyal na korte ang totoon sa pansin sa diborsyo, tsak na mapapadali ang paghiwalay ng dalawang mag-asawa. Dagdag pa rito kung tatagal ang pagdinig ng kaso ng mapagsamantalang asawa, makikita lamang ng bata ang gawain ng kanyang magulang at magkakaroon pa ito ng takot sa kanyang magulang. Magkakaroon ng trauma ang bata. Kung gayon nga ang mangyayari, hindi ba't malungkot din naman ang batang mayroong biyak na imahe ng kanyang pamilya? Sa amin nakalap na datos, lahat ng aspeto ng paglaki ng bata ay naapektuhan dahil sa diborsyo. Labis na nagdaramdam ang bata at naapektuhan ang pag-aaral nito. Iniisip niya na lamang ang pagsasama muli ng kanyang ama at ina. Sa halip na magtuon ng maigi sa pag-aaral, nakitaan din ng pagtaas sa pambubulas ang batang biktima ng diborsyo. Iba pa rin ang pakiramdam na buong iyong pamilya. Maraming salamat sa inyo. Para sa susunod na pakikipagtalastasan, unahin naman natin ang hindi pabor sa diborsyo. Hindi kami pabor sa diborsyo. Ito ay salungat sa paniniwala ng Romano Katoliko. Ang Pilipinas ay binubuo ng halos 86% ng mga Pilipinong ganitong reliyon. Ano man ang pananaw ng isang tao sa isyu ng diborsyo, napakahalaga sundin ang sinabi ng Diyos sa aklat ng Malakias, chapter 2, verse 16, "Nasusuklap ako sa naghihiwalay," sabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Ayon pa sa Biblia, ang plano ng Diyos sa pag-aasawa ay buong buhay na pagsasama. Sabi sa Mateo, kabanata 19, verse 16, "Kaya't hindi na sila dalawa ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao." Diyos mismo ang may ayaw sa diborsyo kung kaya't bakit pa natin ito hahayaang maging legal sa Pilipinas. Magaling! Ano naman kaya ang tugon ng pabor ukol dito? Ate, naniniwala ko ang Pilipinas ay hindi lamang binubuo ng mga Romano Katoliko. Hindi rin ay binubuo ng iba pang rehiyon gaya ng Muslim at born again. Maging ang mga taong hindi naniniwala sa kahit na anong rehiyon. Bakit ito sinasabi? Ito ay upang malaman natin na ang pagpapaligal ng diborsyo sa Pilipinas ay kampanya ng pamahalaan. Niluluklok natin ng mga opisyal ng gobyerno hindi upang maging mayaman sila, kundi upang gumawa ng paraan para maging pantay-pantay ang lahat ng tao. Legal ang diborsyo sa Muslim, yan ang aming nasagap na datos. Hindi naman ata makatarungan sa timog ng bahagi lamang ng Pilipinas kung pwede ang diborsyo. Dapat ay may karapatan ang lahat ng Pilipino ukol dito. Ngunit sa amin ng banda, dapat maalala rin natin na magkaiba ang kultura ng Muslim at Katoliko. Magkakaiba ang bawat paniniwala nila sa lahat ng bagay. Halimbawa, sa Katoliko, kung pwedeng pagiging liberal, magiging malayo ka sa iyong kasalanan kapag sinunod mo ang mga utos ng Diyos.
Ngunit sa Muslim naman, subjudication o pag-control ng mungkahi ni Allah, na kaya mong kontrolin ang iyong sarili upang hindi na muling magkasala pa. Isa pa, maliit lamang silang bahagi ng populasyon ng Pilipinas. Mas malaki pa rin ang mga bilang ng mga Katoliko, kung kaya't mas magiging dominante ang Kristiyon huwag paboran ang diborsyon. Gayon pa man, nililimitahan lang natin ang ating basehan sa reliyon. Kung isasantabi natin ang reliyon, pareho-pareho lamang tayong Pilipino at pareho-pareho lamang tayong dapat na may pantay-pantay na karapatan sa lahat ng bagay. Kung pupwede ang diborsyo sa ibang tao, ang dapat gawin ay buksan din nakakasaad sa preambulo ng ating pamamahalan. Secure to ourselves and our prosperity and the blessings of independence and democracy under the rule of law and the regime of truth, justice, freedom, love, and equality and peace. Bahagi ito ang equality. Nasaan ang equality kung dito pa lamang sa usapang negosyo ay wala na ito? Mahusay! Salamat sa inyong apat. Atin ngang narinig ang mga proposisyon ng dalawang panig. Kung ating susuriin, masasabi kong nagwagi ang panig ng pabor sa diborsyo sapagkat sa una ay pinakita agad nilang mayroong pansuporta upang dapat na maging legal ang diborsyo. Pangalawa, iniisip nila ang pagkakapantay-pantay ng mga tao sa Pilipinas. Mahusay ang kanilang pakipagtalastasan. Kung kaya't sa mga oras na ito, ating anyayahan ang pagdaupang palad ng dalawang panig upang ipakita ang mga proposisyon at resulta ng debating ito. Hanggang sa muli nating pagkikita, maraming salamat po.